Yung link pabigay ah, sa PM. Naka-record ka na pare, okay na? Oo. Okay na. Sandali ah. Okay. Okay. Magpapasok na. Magpapasok na ako sa live. Okay, sige. Ano? Consultant na. Ikaw lang pala yung consultant ng stand medical by. Standby. Okay. Nandito na naman po tayo sa ating programa sa Filipino World Channel. Ito po ang Pinoy Disaster Preppers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat po ng mga nakikinig ay samantalahin po natin at meron po kami mga mahalagang tatalakayin ngayon dito. Siyempre, para sa ating kaligtasan, sa mga pang-araw-araw nating ginagawa, sa pagiging preppers natin. Yan po yung ating talagang tema ng palagi nating pinag-uusapan. Paano maging ready sa anumang klaseng dilubyo o emergency, no? Of course, yung ating mainstay na palagi nating kasama, yung ating consultant ng medical and technical, tactical, lahat na. Specialist din sa response, rescue, international consultant ng iba't ibang mga response organization. Si Al Rashid Usman Abdullah, siya po isang registered nurse, emergency medical technician, rescue specialist. Sid, bati ka na ulit. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Natutuwa ako na andito tayo ulit ngayon para magkwentuhan sa usapang pangkaligtasan at kung paano tayo re-respond sa anumang emergency o anumang sakuna na po pwede nating harapin. Maraming salamat. Okay.
pag-usapan natin si yung ano, yung tungkol doon sa emergency response awareness, ano? Kasi very critical po yung intervention o yung ating immediate na pwedeng gawin sa isang taong nakakaranas ng indulto sa kanyang katawan na pwedeng mapunta sa mas lalong peligrosong kalagayan. Kumbaga parang yung tinatawag natin na meron siyang anong word yun na kid, yung meron siyang yung nasa gitna siya ng alanganin, ano, parang meron siyang ano talaga parang parang doomsday para sa kanya, di ba? Medyo kung hindi natin siya maaagapan, eh syempre baka maging reason, maging dahilan para siya ay masawi, no? So importante po na mapag-usapan natin 'yan, umpisahan natin sa mga gagawin natin sa loob ng ating tahanan. Kasi sabi nga, anuman ang kalagayan mo sa buhay, mayaman, mahirap, pero pag yan tumama sa'yo, kailangan nakakaintindi ka kasi wala pong pinipili yan na kahit sino pong tao yung makakaranas niya, lalo pagka hindi ka ready, wala kang kalam-alam. Naku, nakakatakot. Zero knowledge is hindi acceptable. So, kung gusto mong makasurvive, it should be your way of life. So, umpisa natin sa emergency response awareness. So, yun po yung magiging, yung title ng ano natin, ha? Title ng ating pag-uusapan ngayon, no? Paano responde? Siyempre, kahit pa lang, meron ka man lang awareness. Aware ka sa mga nangyayari sa paligid at aware ka din kung ano ang kaya mong ibigay na paunang lunas at mga bagay na dapat mong malaman para maging makabuluhan yung paglapit mo sa isang pasyente o sa isang biktima para magkaroon ka ng pagkakataong tulungan siya, lalo na sa dingit ng kanyang kalagayan. O, sabihin na natin na sa dingit na kamatayan, mahirap po yan. Kaya yan po yung mga taong naghahanap ng instant na tulong na lalo na kung mga ang aasahan lang niya kasama sa bahay. So, siyempre, importante po na meron tayong kaalaman, no? Hindi man ganun kalalim yung kaalaman natin, pero kung tayo po nakakaintindi, meron tayong awareness, abay, malaking bagay po yan, no? So, umpisahan natin dun sa objective, Sid, no? Siyempre, well, parang... Tama naman lahat ng mga sinabi mo, sir. Sa totoo lang, yung emergency awareness natin na program, yan yung educational program natin na lagi natin dinibigay sa mga barangay. Yung pag-ikot natin ng caravan, di ba? Wala naman tayong ibinibigay na malalim na pag-share ng ating kaalaman, 'di ba? Kasi kung lalaliman natin 'yan, eh medyo nasa capacity na sila bilang isang talagang maging tunay na responder or rescuer, 'di ba? So, big sabihin, kung ang ibinigay natin ay higit pa dun sa basic, no, awareness level, baka po magkaroon ng ano, baka magkaroon ng malalim na panimula. So maganda talaga yung bigyan natin sila ng standard, basic, and matutustusan naman natin yung kanilang kaalaman sa pagpapatuloy ng kanilang mga pag-aaral, pakikinig, at saka yung sharing natin, ibibigay naman natin ng malumanay at madaling maintindihan at madaling i-apply. Sabi nga, kung ang isang bagay, pahirapan mo, lalo na sa terminology pa lang, ay nako, eh, hindi naman sinasabi natin, hindi nakakaintindi, no? Pero mas mainam po yung mother tongue, yung madaling intindihin, kung anong dialect nila, pag-aralan natin ng konti, kung paano ka, gano'ng kabilis natin na ipapahayag sa kanila, ma-share, at ma-absorb nila ng mabilisan, magagawa din nila ng mabilisan. Sid, pakaya naman na yan, pasadahan man na yung ating mga nasa linya ng ating pag-uusapan. Sige. Well, very basic naman yung pag-uusapan natin. Tulad nga sabi sa title, it's,
It's an awareness program para sa, especially sa ating mga communities, barangay o eskwelahan o kahit sa mga opisina, pwede nating ibigay yan. Ginagawa lang nga natin ngayon dahil nasa gitna pa tayo ng global pandemic, so hindi pa at pagbibigay ng educational topic or awareness drive, kumbaga, about emergency. Ano ba talaga itong emergency? Ano yung purpose niya? So, andyan, kung nakikita nyo, ang sinulat natin dyan is basically para ma-develop natin yung awareness and self-reliance ng isang tao o ng isang community pagdating ng isang emergency. Ibig sabihin, pag nagkaroon ng emergency, matuto silang mag-identify at matuto silang mag-respond kung ano ang dapat nilang gawin. Ano yung mga pangunang lunas na dapat nilang gawin. So, in that sense, maaasahan nila yung sarili nila mismo pagdating ng o pag nagkaroon ng emergency. Pero maraming bagay tayong kailangang pag-usapan para maintindihan natin paano natin kumbaga aayusin o re-responde sa isang emergency. Unang-una dyan ay kailangan nating maintindihan yung tinatawag na emergency medical service. Kung ano yung sistema na yan, paano yung gumagana, paano gumagalaw. Ang sunod naman nating tatalakayin ay yung tinatawag nating mga stages of an emergency. Diyan i-breakdown natin kung paano nagsisimula yung emergency. Ano yung nangyayari? Tapos, iisa-isahin natin yung mga procedure kung ano yung mga kasunod na gagawin ng isang tao pag nagkaroon ng ganyan. Kumbaga, step by step ang ano natin, ha? Maaaring hindi natin madetalye, no, pero napakahalaga ng bawat puntos na pwede natin pag-umpisahan, nandiyan na siya. Mabilis na natin ma-absorb kaagad ng mga tao. That is correct. Ang sa lahat naman ng bagay merong procedure, eh. Merong protocol. So, pag wala tayong sinusunod na systematic procedure, nawawala tayo sa focus. Hindi mo alam yung gagawin mong kasunod. So, dapat, naturally, meron tayong sinusunod na step-by-step process. Kaya isa yan sa mga kailangan nating i-breakdown, kumbaga. Ngayon, saka may kasamang panic pa, si di ba? Magpapanic pa yan. Well, isa yun sa... Actually, yun ang kailangan nating iwasan. Yung magpanig ka, mablangko ka, o mawala ka sa anong dapat mong gawin. Kaya nandyan yung tinatawag nating protocol. Yan ang importansya ng protocol para hindi ka maapektuhan ng stress sa paligid mo, ng gulo sa paligid mo. Kasi ang emergency, hindi siya laging pabor sa iyo, laging magulo yan, laging may mga factors na gugulo sa dapat mong gawin. Pwedeng mainit ang araw, pwedeng naulan, pwedeng napakaraming tao. So, ang tanong doon, paano ka gagalaw? Doon papasok yung tinatawag nating protocol, or to be specific, yung tinatawag na SIN survey. Magsisimula tayo doon. Tapos susundan natin kung paano tayo mag-a-identify ng tinatawag na life-threatening conditions. Kasi pag emergency ang usapan, dyan papasok yung tinatawag na o pwedeng ikamatay ng isang tao, o pwedeng ikapahamak o ikabaldado ng isang tao. So, ano yung titignan mo
ano yung iimbestigahan mo para malaman mo na ang kondisyon niya o ang problema niya ay pwede niyang itamatay. Para alam mo kung ano yung dapat mong gawin. So, pag-uusapan din natin kung paano titignan yung mga bagay-bagay na pwede niyang pwedeng tawaging life-threatening conditions. Tapos kung may oras pa tayo, pwede tayong mag-usap tungkol sa mga iba't ibang klaseng wounds and injuries. Pag sinabi nating wounds and injuries sa emergency, hindi ito yung mga simpleng sugat o mga maliliit na sugat. Ang usapan talaga dito, yung mga sugat na talagang shall I say bloody or talagang kailangan talagang i-manage ng mabuti. And then merong, later, ibig sabihin Sid, yung mga sugat na pwedeng ikamatay ng bawat magkakaroon ng sugat na ganyan, ano? Yung mga medyo sobrang peligrosong sugat. Hindi yung mga galos-galos lang ang pinag-uusapan natin dito. Yung talagang life-threatening, ha? Na yung mga nabigyan natin, Sid, naalala mo yung mga drivers, riders, and bikers, di ba? Kakaiba niyan. Yan, malupit na example lang. Kasi kakaiba po mga sugat niyan. Ang pagka na diskrasya ka galing sa bihikulo, anumang klase, kung hindi puro mga buto, basag, pilipit, di ba? At mga uka-uka yung medyo maraming deformity niyan. Kakaiba po yung mga sugat niyan, ano? Similarly, yung mga galing sa mga hostile environment, yung mga sa combat, yung mga tama ng bala, hindi po ordinary sugat yan. So, ang gusto lang sa pagkakaintindi ko sa pinapayuhanan doon si Gano, life-threatening, talagang pwedeng makipil ang buhay mo sa ganyang klase ng sugat. Go ahead, Sid. Exactly. Well, pag sinabi mo kasing wounds and injuries, ang pinaka kailangang alalahanin dyan sa mga ganyang senaryo ay pag may, kasi isang klaseng butas yan sa katawan eh. So, pag sinabi mong butas, may lalabas. Of which, pag wounds and injuries ang usapan, dugo ang lumalabas dyan. Eh, ang usapan kasi sa emergency medical service, ang dugo kasi dapat paikot-ikot lang sa katawan ng tao. Hindi po pwedeng sumisirit yan. Pag may sumirit, dapat mong takpan kagad. Kaya, ibig sabihin, sumirit palabas. Lumabas exactly. Ng katawan. O, kumbaga. Ang dugo, it's intended to go round and around sa katawan ng tao. Hindi po pwedeng nakakalusot siya kung saan-saan. Kaya kung merong butas o pag sinabi natin to be specific na wounds at saka injury, pag-uusapan natin kung ano yung gagawin mo doon. So, yung mga pangunang lunas doon. Kaya importante maintindihan natin na pag may mga ganong kondisyon ay matuto tayong yung tinatawag na bleeding management. Actually, isang course din ng bleeding management. Isang dedicated course siya o dedicated topic kung paano ka mag-manage ng iba't ibang klaseng bleeding. Pero for now, magsimula tayo sa pinakasimpleng idea ng iba't ibang klaseng sugat at saka injuries. And then later on, pwede tayong mag-usap tungkol sa basic life support and any related topic sa basic life support. So, yun yung kabuuan ng pag-uusapan natin ngayon. Correct. Yung lagi natin ginagawang example, Sid, no? Yung ilang ml ang dugo sa ating katawan at kung ilang ml na rin ang mabawas doon, eh magpa-pass out ka na. Yan ang pinaka-importante yung maunawaan nila. Kung gaano karami ang dugo ng bawat standard size na Pilipino at ilang ml o milliliter ba ang pag nabawas yan sa dugo natin sa katawan, possible na magkaroon na tayo ng mag-pass out na tayo.
Ilan nga ba yan si para lang may idea yung ating mga nakikinig. Oh. Well, meron tayong mga approximate numbers kasi ang katawan ng tao kasi meron siyang estimated na dami ng dugo na paikot-ikot sa katawan ng tao. So pag yan nabawasan, naapektuhan yung buong sistema ng katawan ng tao. So meron tayong mga estimated number na kung kailan po pwedeng pumasok sa tinatawag na delikado na o life-threatening condition na. Mayroong mga librong nagsasabing pag naubusan ka na ng 1,000 ml ay magsimula na yung tinatawag na life-threatening condition na yun. Pero wag na natin paabuting 1,000 ml o 1,500 ml ang mawala. As soon as may makita na tayong may sumisirit na 300cc o kahit 100cc, 500cc, huwag na nating paabutin na umabot sa tinatawag na critical point. Pag may makita ka ng dugong lumalabas, gawin mo na dapat na wet. Gawin mo na yung self-treat mo, gawin mo na yung bleeding mat. So, yun yung usapan pagdating sa mga. Meron tayong mga numero na standard na talaga critical point. Pero ang gusto ko lang maintindihan natin, siguraduhin, huwag na tayo mag-antay ng critical point. Agapan na natin natin as soon as may makita tayo. Yun yung importansya ng Tama. Saka yung ano, yung isa sa gusto kong i-share lang ano, sa mga experience natin sa pre-hospital. Yung kulay ng dugo, you can easily determine kung yun ay pwedeng makontrol kaagad at kung saan ang gagaling yung dugo, no? Kung hindi ako nagkakamali, ang dugong pulang-pula ay yung tinatawag na oxygenated na may kasama ng hangin. So, timpladang-timplada po yan. Maganda po yung klaseng dugo na yan. Yan po ay galing na po yan dun sa pagpapump ng ating puso. At yung tinamaang ugat, kung anumang klaseng sugat yan, tinamaan na ugat, ay galing na po dun sa pagpapump ng puso. Galing sa puso na po, dinidistribute na po yan. May pressure po yan. Kaya sisirit po talaga yan. Pero yung mga dugo na medyo maitim, pero nakakatakot yan ha? Kasi minsan ang anit po natin magduguyan. E nagbugbugan ano, pag nagkatamaan sa mukha. Punong-puno ng dugo yung mukha. Pero sa totoo lang, hindi pa masyadong, not unless talagang na-damage yung skull. Ano? Pero kung sugat po yan at nag-drip yung dugo niyan, actually, yun ang madugo ano, pero mas critical yung ibang area na kung saan eh nandoon yung mga lipid na galing sa nagpump na. Tama ba yon na Sid? Oo, actually very kanayan specific na yung binanggit mo. Pag yan eh, yun yung tawag na arterial bleeding at saka yung venous bleeding. Specific kind of bleeding na yan. But for now, huwag na muna nating hawakan yan kasi ang gusto ko kasing maintindihan ng mga tao is yung idea muna ng bleeding. Kasi baka pag pinag-usapan natin yung mga capillary bleeding, capillary bleeding, ay medyo malalalim na yon. Gusto ko munang siguraduhin na masakop muna ng kaisipan nila kung ano yung bleeding at bleeding management. Saka na natin ipasok yung mga arterial bleeding. Yung arterial bleeding kasi yung sinasabi mo, oxygenated blood. Isa naman yung ano, kidney. So, masyado na lang malalim forma. Let's make sure na ihatid mo na natin yung pinaka-idea.
Tama, tama. Anyway, umpisa natin si dun sa ano, sa paano ba nag-umpisa yung emergency medical service? Ano, siyempre kailangan yung kung paano tayo na-develop ngayon. Ano natin kung saan tayo nag-umpisa? Oo. Part of this educational program na basically kailangan natin malaman kung ano yung history ng emergency medical. Kasi ito yung bagay naman para madeterminin mo. Para madeterminin mo yung way mo forward. Kailangan mong malaman kung ano yung nangyari na pa. Para maging guide mo kung ano yung i-improve mo, ano yung itatama mo, at ano yung dapat mo maki. Kaya napaka-important na nito, napag-usapan natin yung mga pinatawag ng basic of which ang magiging pag-usapan natin ngayon ay yung history natin. So kung pupunta sa susunod na slide, lalabas dyan yung 17th century na basic na kung paano nagmula yung idea ng medical. Yung 17th century natin, nakasaad na yung Napoleonic War. So, nagsimula yung idea na tinatawag na patient transport. So, transport of injured patients from the battlefield to the treatment area. That is a problem for the hospital. They don't give you treatment for the bag. The only thing about the panahon na yun is nakapokus na sa expectation na transport lang. So, transport lang sa transport. Walang dokumentadong first feeling or pag-inaglunas na gawa. Kung meron man napakaligit o napaka-content. Pero, in general, ang ginawa nila is more on transport yung ginawa nila going to the hospital. So, yun yung naging pagkukulang ng 17th century na style of the pero later on nag-improve sila yung doctor yung pinaka head chief ng Dr. Napoleonja is yung nag-invento ng tinatawag na triad at later on na-identify pa yung problema sa pero ang pinaka-point natin ngayon, ang ginawa lang ngayon nung panahon na yun, is transport lang, walang transport. Ngayon, sa kanyang panahon, 19th century, dumating naman si Clara Barton, yung founder ng Red Cross. Kadamay yung siya naman ang nagpatimula ng mga volunteers para magbigay ng pangunahina sa mga backwards of the war. So, that's World War I. At ang diklara, parto ng tawag sa kanya is sinasagal sa mga citizen of the battlefield. Nagsimula sa magbigyan ng pangunang lunas, nagdala ng mga supplies, mga tenda, at ano mang kailangan ng gamit para sa pangunang lunas. Pero siyempre, andahan natin, 1920 yun. So yung pangunang lunas nila, nagsimula pa lang kung paano yung gagawin. So yung standard nila is according to their time. Yan yung simula na pagbibigay ng magandang pangunang lunas. Yung panahon ni Clara Barton. So ano yung mapupulot natin aral sa dalawang period na ito or panahon ito? Ang aral dyan is to compare ourselves. Ang tanong natin dito sa atin, especially dito sa atin, nangyayari pa ba yung mga eksena
kapag may natinang tubig, may nabangga ng kasasinan o kaya may nakulog o natakot sa tubig, nangyayari pa ba yung ang ginagawa lang ay transport lang? Alam mo, ano yan? Ang napapansin ko nga dyan, Sid, yung mga ano natin, hindi ko naman nila lahat, ano, pero majority ng ating mga barangay official, mga barangay responder, yung ating mga tanod, marami na rin tayo na training, Sid, alam mo naman yun. Ano, pero karamihan pa rin, ano lang, load and go. Kukunin ng pabalagbag yung pasyente, isasakay sa tricycle kung saan-saan, no? Walang tamang sasakyan. Minsan ambulance, pero wala namang laman at saka wala rin crew. So talagang nangyayari, nagmamadaling isakay dun sa sasakyan at nagmamadali din dalhin sa ospital na yung ospital hindi man lang din tinawagan at hindi rin na-coordinate. So pa, lumalabas, parang nasa 17th century pa rin tayo. Tama yan. Obit nakakalungkot amin. Tulad nga nasabi mo, hindi naman natin nalalahat kasi meron namang ibang community na nag-a-adapt ng standard of care. Standard ng magandang klase na clothing for fashion. Pero wag natin take note, marami pa rin ang parang 17th century pa rin yung galawan ng kanilang emergency response, which is dapat natin matulungan i-improve o ma-influensyahan the least kung paano sila mag-respond sa mga ganyang senaryo. So that makapag-move on tayo sa pinaka-objective natin, yung maging self-reliant, yung bawat community or sa pinaka-basic na isang pamilya. Matuto silang magbigay ng pangunang tunas at maging parte ng isang magandang emergency medical service. Yan yung gusto natin mangyari. So, kung titignan mo rin, may mga settings na ito pinag na parang 1920 at the time. Ang ibig sabihin doon. Pero meron tayong mga kasamahan sa resto na nagbibigay naman ng pangunang lunas o rumiresponde sa emergency. Pero mapapansin mo rin na medyo bitin pa ang ginagawa o may kulang pa silang ginagawa, of which kailangan din natin makipag-collaborate in a way kung pwede is maitaas pa, madagdagan pa yung skills nila pagdating sa emergency response. Pero syempre, yung mga skills na po pwede nilang gawin, huwag naman sila yung pumunta sa mga skills na dapat medyo mas mataas na qualification na ang kailangan. So yun yung kumbaga ang pinaka-comparison at the same time na dapat natin i-improve sa situation natin. At saka ano, yung ating mga ginagamit ng mga ambulansya, no, na yung barangay, galing sa barangay. Oo. Well, dito sa atin sa Pilipinas, nagsimula naman yung Department of Health na magbigay ng guidelines kung paano dapat yung itsura ng ambulansya, anong laman. Kaya may mga ambulansya na tinatawag na DOH license ambulance, especially sa mga nag-o-offer ng ambulance service as a private EMS service. Unfortunately, meron tayong mga ibang rescue services na medyo challenge kumbaga kung paano magkaroon ng isang magandang ambulansya para respond sa isang emergency. Sinasabi kong challenge kasi yung ambulansya nila is may kakulangan sa gamit. Unang-una kakulangan sa gamit.
Pangalawa, kakulangan sa mga tamang personnel. O sinabi ko tamang personnel, yung mga trained personnel na qualified mag-responde sa isang emergency situation or yun naman ang Sid, actually yun yung ano natin lagi nating tinire-remind ano? Kasi alam naman natin na lahat naman tayo lahat tayong Pilipino talagang eager tayong tumulong, di ba? Karamihan nga sa atin gustong tumulong. Ang problema, pagka wala kang kulang ka sa skill, eh baka instead na makatulong ka, eh makakaperwisyo ka pa. Nung mga unang taon na pinopropagate natin itong ating national training caravan, ano, ang nangyari, nung nagpopropagate tayo, ang mga barangay personnel, especially mga tanod, ah, ngayon, iba, napakalayo na. Ang mga tanod doon, sasabihin sa paligid, no, sa biktima, huwag kayong lalapit yan, baka madisgrasya yan, baka manakaw pa mga gamit yan, kami pa mapagtintangan dyan. Ano? Kumbaga, takot silang umawa kasi nga, unang-una, wala silang knowledge, pangalawa, eh baka masisi sila. No? So, sabi nga natin, tumulong ka na, nasisi ka pa. Pero ngayon po, sa dami ng mga na-train natin, at syempre po naman, yun ay nasa batas na natin. Republic Act 10121, eh, yan po ay hanggang sa barangay, ay inuobliga na po. Actually, duty na po ng barangay na magkaroon sila ng emergency response team. So, yan nga po yung ating sinasabi na ma-equip muna ng skill yung ating mga nasa local government, yung tinatawag na TNA or Training Need Analysis. Ano ba ang hazard meron ng aking barangay? Ano bang training ang nararapat para makuha namin at magawa namin yung nararapat dito sa mga peligro na nararanasan namin? Anong hazard meron ang aming barangay? Meron ba kaming bangin? Meron ba kaming ilog? Meron ba kaming mga malalaking highway na napakaraming na aksidente, no? So, identify po natin yan para alam natin kung anong training ang ating i-absorb, anong skill ang ating dapat malaman. And after that, saka po natin papasok yung equipment need analysis. Ang problema, Sid, na naalala mo, mga pinunta natin, may gamit na. Nung tinatanong namin, kailan niyo po ba yan na i-deploy? Sir, problema po namin, di namin alam pagamitin. So, nangyayari, nauna bumibili ng gamit bago magpapa-training. So dapat ang necessary po talaga ay mabigyan po muna ng skill yung ating mga personnel na dedicated na pwede niyo na mismong gagawin niyo bilang mga responder o emergency response team ng barangay para hindi naman po sila mapahamak din kasi alam natin na pagka po hindi natin naintindihan yung ating ginagawa, instead na makakatulong po tayo, makakadisgrasya po tayo. At tayo mismo, malaki possibility na tayo mismo madisgrasya. Katulad ng sinasabi mo kanina, no, yung i-assess muna yung paligid. Titingnan mo muna dyan. Nako, napakarami pa experience ng ating mga volunteer na sa mga peligrosong lugar, hindi naman natin sinasabi na talagang ganun na yung lugar na yung magulo. No? May mga lugar po na nasaksak yung mga biktima. Eh, nung ire-rescue mo, hindi ka nagmasid, nandun pa pala yung sumaksak, eh, sinasabi, bakit mabubuhayin yan? Pinapatay ko nga yan. Isasama kita dyan, di ba? Mga ganong sitwasyon po, napakahirap po yan kung hindi natin napagtanto o hindi natin nasusunod yung mga step by step, yung mga procedural, kung paano tayo tamang lumapit sa isang biktima na ina-assess po natin ng ating kapaligiran kung talagang tayo ba ay nasa ligtas na kalagayan bilang isang mga responder. Ano po? Pero ako, binabati ko yung ating mga naturuan na noon na mga barangay, mga munisipyo, halos lahat po dyan sa Cavite, lahat po yan. Sa Visayas, meron din kami sa bandang Aklan, sa Norte, meron po kami dyan. Yung pong nasa Aurora Province at saka yung sa La Union. Ano? Yung mga naturuan po natin dyan, ako, napakagaling na po at talagang sa dami ng kanilang na-respondian, naikuha na rin sila ng maayos equipment. Meron na po silang mga malulupit na training. Hybrid na sila at talagang dapat pong deserving silang bigyan ng mga kakulang recommendation kasi napaka
lalalim na po ng kanilang experience at marami na po silang nailigtas na, na mga kababayan natin. So situloy natin dito sa ano yung definition ng EMS o Emergency Medical Service. Tatlo lang naman yan. Ikaw na mag-discuss si... Respond na ako rin sa sinabi. Okay. Mag-on tayo kahit saan naman, anywhere you go, merong tinatawag na health risk, may tinatawag na safety risk, may tinatawag na security risk. Ngayon, ang kaya tayo merong tinatawag na emergency system. Kaya minsan yung mga sinasabi mong barangay kagawad, security, nawawala sa dapat nilang gawin is because dahil sa kakulangan ng guidelines sa emergency response. Kaya tayo nag-uusap ngayon. But the bottom line, since nag-uusap tayo sa kanina pa natin ulit-ulit yung EMS, ano ba yung EMS na yan? So, i-define natin ngayon yung EMS. Para mas maintindihan ng ating mga nakikinig. Para sa akin kasi the best way ipaliwanag yung EMS ay bigyan sila ng example ng tatlong grupo. Tatlong malaking grupo. Ibig sabihin mayroon pang maliit na grupo pero itong major groups nito ay yung pinaka-essential sa EMS. Unang-una ay yung community. Pangalawa ay service. Pangalawa ay yung tinatawag natin hospital services or hospital facility. Take note, yung tatlo na yan should be coordinated and kumbaga meron dapat silang inter-agency communication, effective inter-agency communication. Pero let's go back sa community. Kasi itong si community siya yung pinaka-importante factor ng EMS. Kasi most of the incident, most of the emergency ay talagang sa community nangyari. In fact, it's only in the community nangyari. The only question is, sino yung mga nasa community? Siyempre, nandyan na yung family member. O pwede nandyan yung mga kagawad o securities. O yung mga security guards. So, sila yung mga nagiging tinatawag nating first on the scene. Pero, ang question there is, silang nasa community ba? Ay marunong ba silang community? Sid, total nabanggit mo yung community, no? Gusto po natin batiin yung mga nagpo-comment doon sa ating Facebook Live, no? Yun pong dyan sa Naik Cavite, bumabati po sir, marami po kaming natutunan. Maraming salamat po. Salamat po at kahit po yung programa nyo ay nasa virtual lang, alam namin na marami po kayong matutulungan. Ito pang isang comment from... Do, kasamahan natin si Gino. Gino from San Juan, La Union. Nagpapasalamat sir. Kudos at napakarami po natin dito po sa amin sa La Union ay marami na pong volunteer natin ng SAROP at inaasahan po na dadami pa sila dahil po sa mga na-share natin noon. Okay, meron din sa barangay 666 nag-comment si Mr. Cesar Llamas. Sir, kami po yung mga na-training nyo. Maraming salamat po. Nabuksan po ang aming isip at marami po dito sa barangay namin. Gusto pang magpa-training. Ayun, wala pong problema. Pag pwede na po yung physical, tutuloy pa rin po natin yan, yung ating mga training. Thank you very much po sa mga comment. Sa pasasalamat, ito po ay team effort ng Search and Rescue Unit Foundation at ang National Society for Search and Rescue na kung saan po ang presidente ay si Mr. Sid Alasid Abdullah. Sid, pakituloy mo, pasensya na ba na ano ko na cut pa yung sinasabi mo. Ano nga tungkol nga sa inyo sa ambulance ba 'yon? Hindi, doon sa community tayo pero natutuwa community, ako. Community, na, yes. Natutuwa ako na marami tayong positive feedback sa ating mga
kasama sa tao, pagkaka sa mga napunin natin. Hopefully, marami pa tayong matulungan, mabigyan ng magandang programa in terms of emergency. So, yun nga, sabi ko, yung pinaka-essential part ng isang emergency medical service ay yung community natin o barangay na matutong tumingin or mag-identify ng isang emergency. Kasi nagsisimula ang isang emergency pag alam mo o na-recognize mo na-recognize yung ano yung kung ano yung mga life-threatening ano kung ano yung mga peligrosong itsura kasi lahat po naman yan nakikita natin sa visual, di ba? Si bago natin malapitan yung ano from a distance meron na tayong idea kung gaano ba ano ba yun bakit parang tumigil yata ano parang nasaktan niya tayo, di ba? Pero medyo may dumating na message anyway. Importante matuto yung mga tao sa community na mag-recognize ng isang emergency kasi doon nagsisimula yung ating EMS upon recognition of emergency. Kasi pag hindi mo na-recognize, that means late response or worse is no response. So paano gagalaw yung rescue service? Eh hindi nga na-identify yung emergency sa isang bahay na yan o sa isang barangay na yan o sa isang kumpanya na yan. Paano makaka-respond din ng mabilis or on time ang rescue service? Kasi nga, hindi na-identify yung emergency at the right time. So, kailangan natin silang i-train, kailangan natin turuan yung mga mata nila na maging matalas kung paano tumingin ng isang emergency condition or life-threatening condition para madali na yung coordination with rescue service. At the same time, yung rescue service naman dapat may maayos na coordination with the hospital. Ibig sabihin, pag may pasyente na yung ambulansya, ay dapat ding bigyan nila ng advice yung hospital na may parating silang pasyenteng ganito yung bakal, ano yung problema, pasyenteng na kung anong klase yung case ng pasyente, kung attack sa puso, o na may sunog sa katawan, o di kaya nasaktak, kailangang malaman din ng hospital para handa na silang ayusin yung pasyente. Yun yung tinatawag na definitive care. Pero as a whole, gusto kong maintindihan ng ating mga listener, pag ang community natin failed to identify o hindi nila nakita o napansin na ang isang tao ay nasa loob ng isang emergency or life-threatening condition, lahat ng sistema ng EMS ay hindi. Kumbaga nandun yung first step eh no kung sa unang hakbang pa lang nagkamali ka na abay malaking problema yan kasi so, patutunguhan mo hindi na maayos yan. Kailangan talaga dun sa umpisa pa lang tama na. Ngayon kung hindi mo na-identify yung sinasabi mo nga kung hindi na train yung mga tao, yung mga barangay na yan, yung mga tao na sa paligid na hindi nabigyan ng tamang kaalaman, hindi nila ma-identify yan at kahit gaano pa kagaling yung ospital na pupuntahan, kahit gaano pa kagaling din yung rescuer na darating, kung hindi naman natin umpisan sa tama. Kaya very critical dito yung mga nasa ground, eh, yung mga kung saan nangyayari yung mga insidente na nandun sila. No? Sila yung pinaka-critical point na dapat meron tamang identification or identifying technique. O yung tama nga sabi mo, dapat matalas yung kanilang mata dyan. Kasi kung hindi nila nakita kagad dyan, yung ating palaging sinasabi, di ba?
tatlong bagay lang yung susilipin mo, titingnan mo dyan para maging kandidato na talaga yan sa problema, eh, no? Kung hindi na, ano, di ba, yung kung hindi nakakarinig, nakakaramdam at walang pulso. Isang example, di ba? Kasi kung hindi mo agad siya ma... Kung hindi ka mabilis mag-assess bilang isang frontliner, kasi mga nasa, ano natin, mga tanod, barangay, frontliner yan, di ba? Yung mga security guard natin, frontliner yan. Sila yung unang nandyan sa bungad at kung mapapansin mo, palaging, di, nandyan security, tawagan mo. Kumbaga, parang sila na agad automatically ina-assume na sila na yung talagang unang makakatulong sa kanila. O kaya nga ang ating ginawang pagsasanay sa kanila, yung karamihan sa security po ngayon na napakarami na namin nabigyan ng na, nakapag-share kami ng mga kaalaman dyan, na certify po natin yan. Napakarami pong security personnel lang, na ngayon po ay hindi lang isang security, kundi sila po ay naging first responder na rin, emergency first responder. Bagamat hindi po yan yung kanilang primarily kanilang job description, pero additional po yan, at yan po ay bukod sa kanilang sarili, naliligtas nila, yung mga nangyayari sa kapaligiran nila ay na-assist nila kung ano yung mga life-saving technique na natutunan nila. May idadagdag ka ako sa sinabi mo, ha? Sa mga first world countries, kung saan tayo nagpa-pattern ng PMS na lahat ng binanggit mo, katulad ng mga security, barangay gawad, teacher, or yung mga tinatawag natin laging sa US, isa sa mga requirements nila para magawa mo yung pabaho mo bilang security officer o lifeguard or teacher, dapat meron kang tinatawag na medical first responder training or first aid training. Kasi kayo nga yung tinatawag na first on the scene. So dapat meron kayong ganong klaseng knowledge and skills na matutunan. So, yun yung pinaka-standard sa ibang bansa. Kasi, maganda na yung estado ng emergency medical service nila. Meron silang tinatawag na standard of care. Dito sa atin sa Pilipinas, we are still working on it. Inaayos pa natin, sinusubukan pa ng ating mga congressman at saka mga senador na magkaroon ng magandang bata para ma-improve yung standard of care natin sa Pilipinas. So yun yung gusto kong idagdag. Tsaka yung, tsaka Sid, wala pa tayong EMS law. Kaya yan yung isa sa inilalabi ng SARUP at ng NASAR na mapag-usapan na ulit sa ating mababang kapulungan at saka sa Senado yung pagpapasa ng batas na yan, kasi napakahalaga po niyan. Like for example, itong nasa screen niyo po yun, ano, stages of emergency. Ito yung sinasabi ni Sid na dapat ma-provide ng first aid training yung ating mga first on the scene o yung mga nakatambay na dun sa bungad. Yung mga na, di ba? Nakatambay na sa bungad yung mga security, front desk, lahat mga ano natin, di ba? So, yung at least, ma-equip na sila at sila na rin yung first responder. Kasi sila yung mata, eh. Sila yung mata sa isang lugar. Sa, kumbaga sa hotel, ang mata dyan, yung nasa front desk, yung mga bellboy, di ba? May mga hotel tayong na na-training, if I can remember, yung Legend Villas, yung Tagaytay Highland, yung mga light guardian, at saka yung lahat ng branches ng Victoria Court na training na po natin. Isa si Sid po sa, actually si Sid po yung lead instructor dyan, kung natatandaan ko, sa karamihan ng training ng Victoria Court, kilalang kilala si Sid, kaya
yun lang ang disadvantage. kilala ka ng lahat ng staff ng Victoria Court. So, anyway, pag Valentine's naman, walang problema. Okay, yun, Sid. Paki-discuss mo nga itong stages of emergency para yung unang itong episode na to ay i-dedicate na natin dito, no? Mga ilang minuto na po ay matatapos ng ating discussion. But abangan niyo po yung susunod pa namin episode na medyo mas ma-comprehensive po yung aming pag-uusapan. At yun pong importante rito, Sid, di ba, yung sinasabi natin, kayang gawin ng mga taong bayan, kayang gawin ng ordinary tao, hindi kailangan kang sobrang expert doctor ka na. Pero yung first aid po pinag-usapan dito, yung paunang lunas, yung mabilisan nating pwedeng maisalba na natin kaagad ang buhay. Sabi nga natin kanina, pagka yung first stage, yung mga taong nandiyan sa nasa eksaktong lugar kung saan mangyayari yan, yung nakikita na nila, no? Eh maganda po, meron na rin silang ginagawa. Hindi lang yung nakikita lang, nai-report lang. Dapat pwede na nilang, nahahawakan na rin nila yung biktima at nakakagawa na rin sila ng kanilang intervention bilang isang first aider o bilang isang first responder. Napakaganda po niyan sa kumpanya. Unang-una po eh nakakatulong na tayo, eh gumaganda pa yung stature ng ating company. At yun ang yun po yung tinatawag sa loob ng company po, tawag po dyan is business continuity plan. Ibig sabihin, lahat po ng klaseng insidente kaya natin i-manage at hindi po madadamage ang reputasyon ng ating kumpanya. Kung meron po mga maliliit na, hindi naman maliit, ibig sabihin yung common emergency ay kaya natin i-handle at kaya natin tugunan yung mga immediately mga emergency natin dyan, di na natin kailangan agad-agad mag-expect ng tulong from outside our company, pero meron na po tayong capacity or capability na tugunan yung ating mga problema ang kinakaharap dyan. But of course, syempre, tatawag din po tayo ng mga eksperto dyan, yung sinasabi ni Sid kanina na pangalawang level, no? Yung ating nasa rescue group. Okay, Sid, so first, in this stages of emergency is recognition and detection. Usapan na natin kanina yung recognition. And anyway, yung mga listener natin, actually isa to sa mga pinakamagandang pinag-uusapan na yung pwede silang mag-ignore sa mga nakapagpapitan na din natin. So yung recognition, ano bang kailangan mong gawin? Ano bang kailangan mong tignan para ma-recognize mo o ma-detect mo ang isang emergency? Sid, saglit, meron na ako konting interruption na kasi para ma-recognize naman natin yung mga nakikinig sa ating palatuntunan ngayon. Si Michael Lonson ng Deca Homes Clark Residences and Resort. Naku, meron pong malupit na rescue team na dyan na training natin at sa ngayon po ay lalo pang dumami ang kanilang natutulungan dyan. Napaka-importante pong mabanggit natin yung capability ng Deca Homes Clark Residence and Resort. Si Sid na andun din yan. Isa rin po si Sid sa nag-share na kanyang kaalaman dyan. Isa pang bumabati sa ating palatuntunan ay yung isang kasama natin na si Owen Rufin ng Cavite po. Isang public servant din po yan at ang sabi niya ay very relevant po itong topic ngayon, sir. Napapanahon po. Tama ka dyan. Correct ka dyan, Tito. At napakahalaga na ma-share po natin ito. Kung meron po kayong panahon, maya-maya, pagkatapos po ng programa, pwede nyo pong i-share yung ating link, you know, para ma-review naman, ma-panood po naman. Yung ating isang matagal na hindi nagpapakita to, si Mr. Jomar Dawang. Watching daw siya. Bakit watching ka lang? Dapat nagpapakita. Meron tayong training na darating sa 18, 19, and 20 dyan po sa Barangay Gulod sa Quezon City, sa Menoba, Tobaliches. So yung ating mga nagpaparamdam na ng mga trainer, magpakita na kayo at importante na po to. Practice po natin dito yung protocol ng IATF
IATF protocol compliant po ang ating training at yan po ay sumusunod sa mga alituntunin sa social distancing at sa tamang pamamaraan po ng lecture na meron pong karampatang pag-iingat dahil po dito sa pandemic. Pakituloy lang sir, pasensya na sa ano sa cut at na binati lang natin mga nakikinig. Nandito na tayo. Tapos na tayo kanina, di ba? Na-discuss na natin yung detection, recognition. Pero gusto ko lang, kasi hindi pa tayo pumunta sa pinakabuod o paano. Kasi pag sinabi mong recognition, okay, detection, medyo kampe. Masyadong palawak. Para maintindihan ang ating mga nakikinig, ang pinaka-simpleng paraan para malaman mo na may emergency is dapat may mapansin kang something is wrong. Yung mga salitang yun lang, something is wrong. Something is wrong with the patient, something is wrong with you. Yung paligid niya. Dapat mapansin mo kung anong balik. So, anything na nag-deviate sa normal, that is definite. There is something wrong with that. So, from there, doon magsisimula yung recognition of the infection mo. So pag may napansin mo, pag napansin mo may teka, may problema sa pagbina niya. O kaya kahit yung simpleng yung tinatawag na general impression niya, parang hinanghina yung tao na yun, parang tabagtak siya. So, pinaka-simple way na observation na gano'n is the key, kumbaga, to identify or recognize ang emergency. Pero tulad ng sabi mo, marami pa tayo pwede pag-usapan tungkol dito. Ang sunod na question, kapag natuto ka ng tumingin, ano yung tumingin gagawin? Diyan papasok yung response. Pero lagi kong sinasabi sa ating mga participants in the past, na ang response ay hindi yung simpleng re-responde ka lang o pupunta sa isang emergency or incident na posibleng may napahama o may naaksidente. Ang response ay isang desisyon muna. Isang desisyon muna ngayon bago may mangyari. Isang desisyon ng isang tao yan na tutulong siya pag halimbawa may nangangailangan ng tulong. So, isa siyang konsepto ng decision making na dapat mo nang gawin ngayon mismo na sabihin mo sa sarili mo na pag may nangyaring emergency o nangangailangan ng first aid, ay tutulong ako. Yan ang pinaka-idea ng response. Kasi hindi po pwedeng nagkaroon ng emergency. Doon ka palang mag-iisip, tutulong ba ako o hindi? Lalapitan ko ba o hindi? Pupunta ba ako doon o hindi? Hindi po pwedeng ganon. Dapat, pag may emergency, ang decision making mo, automatic. Hindi yung nag-aalangan ka pa. Hindi yung nag-iisip ka pa. So, meron ka ng, kumbaga, pwede nating tawagin muscle memory ka agad eh. Mm-hmm. Automatic ka nang re-responde. Hindi, kumbaga, kung ikaw ay miyembro ng isang emergency response team, na i-commit mo na yung sarili mo dyan. Kaya yung response is just an activity to you. Pero yung mag-aalanganin ka pa, mag-aalumpihit ka pa, hindi ka mapakali na ako, ba'y sasama? Hindi. Wala na dapat sa usapan yun. Kasi the moment na ikaw ay mag-participate sa isang training at mag-get involved ka na at ikaw ay naandyan na sa grupong yan, sa isang team na yan, you are already committed. And tama yung sabi mo, hindi pwedeng kung kailan ka ano, tsaka ka pala kung kailan kayo re-responde, tsaka ka pala mag-iisip kung sasama ka o hindi. Kailangan po, equip ka ng skill at nandito na sa puso mo, nakatatak na dyan na ako pa ay handang tumulong, ano man ang mangyari, ready na po ako. Yun lang yung isa sa, saka yung humility, di ba sabi ko nga sa EBT training natin,
dapat tayo po ay mapagpakumbaba. Nakikita po ang ating tunay na pagiging isang lifesaver. Kung tayo po ay merong humility, magpapakumbaba po tayo dahil tutulong po tayo. Napaka, hindi po katanggap-tanggap na ang ating actuation ay parang maaalup pa yung ating tutulungan. Imagine natin po na sa bingit na kamatayan po yan, nag-aalanganin ang buhay niya at bigla kang darating doon at hindi maayos yung iyong pagsasalita sa kanya. Bay, baka kahit nagingalo yan, sabihin niya, sir, okay na po ako, di bali na po. Di ba? Kaya importante nga, sabi natin si, di ba, yung humility, yung pagpapakumbaba sa isang response team. Eh, napakahalaga po yung attitude yan. Wala pong magaling na rescuer. Meron po magaling na team. So, dapat po team effort yan. Okay, kung tapos na tayo sa response, anong susunod? Reporting? Sunod na pagkatapos yung response, marunong ka nang responde sa isang situation, nalampasan mo na yung tinatawag kong decision making. So, ang kasunod sa response actually is yung mga protocol, kung anong titignan mo muna, scene safety, kung safe ka bang lalapit doon, at ano yung mga first aid na gagawin mo. So, marami pa tayong pwedeng pag-usapan sa response. Next na gagawin after all that response is yung tinatawag nating reporting. So, pag ikaw yung nasa community, nasa barangay o nasa bahay, so, kailangan mo nang tumawag ng susuporta sa'yo. So, sa atin ngayon, since 2016 is na-activate na yung 911 natin. I think that's the Executive Order 56 of our beloved President Roa Duterte. So, pwede ka nang tumawag doon as part of your reporting na meron kang emergency sa iyong bahay o sa iyong barangay. Itong si 911 naman ay magpapadala sa'yo ng equipped ambulance na may gamit at trained personnel na re-responde sa'yo. So, tatawag ka, nasabihin mo kailangan mo ng ambulansya para madala sa ospital yung pasyente mo o yung kasama mo sa trabaho habang pinagpatuloy mo yung first aid mo. So, yun yung reporting natin. So, kasama na yan yung nasakop na rin natin yung activation of EMS. So, depende kasi kung saang lugar ka, kung saan ka muna mag-report. Dati sa pinagtrabahuhan ko dati isang private EMS company. Although, effective naman yung reporting nila, ang naging challenge lang doon is maraming channel lang ang reporting system nila. So, kailangan pa dumaan sa opisina na ito bago pumunta sa dispatch ng ambulansya. So, depende kung nasan ka. Isa rin yan sa mga bagay na dapat nating ma-improve, especially pag sinusubukan ng ipasa yung EMS law. Sid, meron lang ditong comment, ano? Picture yung senior. Hindi ko na po ipapakita kasi medyo gory. Tandaan po natin, lagi po natin sinasabi, ang bawat aksidente po, lalo na kung ang involved ay involved sa vehicular accident o aksidente dahil sa sasakyan o pwede nating sabihin na nasagasaan o siya mismo yung sakay o self-accident. Tandaan po natin, lahat po ng aksidente sa buong mundo ay wala pong kapareho. Signature po yan. So we cannot assess in every accident, yan po ay signature, parang thumb mark po yan, parang retina ng ating mata. Wala pong eksperto sa bawat isang aksidente. Lahat po yan ay may karampatang approach na gagawin. So kung ano man po ang itsura niyan, ay dapat pong naintindihan natin kung anong appropriate na kilos ang ating gagawin, anong appropriate na equipment ang ating kakailanganin, at gaano natin kabilis gagawin yan
nang hindi rin tayo mapapahamak. Marami po kayong pwedeng maipakitang litratong kung saan-saan. Napakarami na po natin nakitang ganyan. At lahat po yan ay challenge. Of course, yung pong bleeding, kanina nga, kaya nga binanggit ni Sid na una, paano magtigil ng tagas ng dugo? Ang comment po rito, ito daw ay dapat ay unahin ng pagtagas ng dugo. Lahat po ng sugar, ay ang tinitingnan po dyan yung pagtagas ng dugo. Kasi nga po, ay pagka nabawasan po ng at least isang litro po yan, ay peligroso na po yung buhay. Pero depende nga po yung sa klase ng sugar. Siguro po yung susunod nating episode, magkoconcentrate sa iba't ibang klase ng sugat, ano, para maunawaan nyo po ano ang mga itsura, ano ang dapat intervention. Ano po, kasi kung magpapakita po tayo mga litrato, napakarami po namin collection dyan. Ang importante ko lang dito ay yung ating technique na i-apply sa tamang panahon, sa tamang paggalaw, at sa tamang equipment. Yun po yung critical dyan. Ano mang itsura niyan, ayan po ay lahat ay magdadaan doon sa prosesong yun. Go ahead, Sid. Para hindi naman mag-worry or mag-isip ng kung ano-ano yung mga kasamahan nating interesadong responde sa emergency o buo yung desisyon mag-respond sa emergency ay tapos may question sila sa mga itsura, anong nangyari sa pasyente. Tama yung sinabi mo, ang emergency or accident is unique. Bawat isa unique. Magkakaiba yan. It can be from simple to worst case scenario. Pero gusto kong i-point out o maintindihan ng ating mga responders na kahit anong nangyari dyan, gumulong-gulong yung sasakyan, na barrel o natake sa puso, o kahit anong klaseng kondisyon ng pasyente, medical or trauma, dalawang klase ng pasyente lang ang meron ka. So universal yun eh. Dalawang klase ng pasyente lang ang bagsak ng mga yan. O dalawang klase lang ang tutulungan mong pasyente. Ang pasyenteng may senyales pa na buhay pa at yung pasyente na wala ng senyales na buhay pa. So, ang dalawang yan ay may kanya-kanyang protocol. Anong gagawin mo pag ang isang pasyente ay medyo nagalaw pa, humihinga-hinga pa? Anong una mong titignan? Paano pag ang pasyente mo ay talagang unang tingin mo pa lang, yung tinatawag na general impression ay plastado na, hindi na gumagalaw, hindi na humihinga. So may tamang protocol din dyan. Ang protocol na yan ay naka-ground, naka-root sa tinatawag natin provide your first aid. Ayan na, yan na yung pinakahuling stage ng ating emergency. Take note ha, yung mga first aid na yun is according sa base ng pasyente na dalawang klase lang na binanggit ko. Of which, ang pinaka-essential na konsepto ng provide first aid na laging natatake for granted ng kadalasan sa anumang emergency na meron tayo is isa ring pinaka-importante na dapat gawin. Kasi ang first aid, yung parang it's ang pinakamagandang paliwanag ko dyan ay parang dalawang kamay mo yan na naghahatid na parang binibigay mo yung pasyente mo sa pinaka-best possible way na mahawakan siya ng doktor o ng hospital. Hindi yung basta mo na lang binigay sa hospital nang walang kahit anumang ayos-ayos sa pasyente mo o walang tamang pangunang lunas sa pasyente. So it's the best way, kumbaga, to present your patient to the hospital or to the physician para ipagpatuloy yung kailangan niyang medical attention. So wag po nating ipagsa walang bahala o ipagkait yung first aid na yan. Napaka-importante kahit yung simpleng pagbebenda ng sugat o pagtotornike
o pag at tamang pagpapaupo o pagpapahiga sa pasyente ay isa pong klaseng isang first aid na po yun. So marami tayong kailangang pag-usapan sa first aid, basta ang importante siya ngayon, ang gusto kong maintindihan ng ating listeners ay ibigay nyo ang kaukulang first aid pag napansin nyo ng may mali sa pasyente nyo. Kung may mali, ayusin mo. Bigay mo yung first aid, i-transport mo, dalhin mo sa hospital within an hour or less than an hour para mas mataas yung chance of survival ng iyong pasyente. So, yun yung pinaka stages ng ating emergency, of which yung pinaka ultimate goal is to save lives or avoid disability ng ating mga victims or patient na makakaharap natin. So, yan yung buong usapan sa ating topics about emergency phases or stages. Ama, ito, may ano lang, saglit lang ha, Sid, meron tayong mga bagong listener, mga listener na nagko-comment, no? Diyan sa Lukban, Quezon po, si isa sa ating miyembro ng SAROP, bumabati at nagsasabi na sila ay palaging, yung sinasabing commitment daw ay yun daw ay nasa puso na nila. Si Mr. Ron Sakdalan na nakikinig ngayon dyan, masayang pakikinig po at maraming salamat sa pagtutok sa ating programa. At marami pa po tayong mga pag-uusapan dito. Importante po na kung ano po yung ma-share namin, mag-comment lang po kayo doon sa ating comment box, sa ating Facebook Live, sa Filipino World Channel website at sa lahat po ng mga podcast na nandyan. Pwede pong tama yung isang viewer natin, sabi niya, sir, nakikinig po ako sa Spotify kasi kahit po nasa bulsa ko yung cellphone, naririnig po namin ang inyong programa. Maraming salamat po sa pakikinig. Patuloy lang po tayo sa mga iba pa mga importanteng pinag-usapan dito. Nasa tungkol sa first aid na po tayo, sinasabi nga ni Sid, yung tamang pagpapaupo, yung pagkilos, yung pagsasaayos ng itsura ng ating victim, yung po ay first aid na. Go ahead, Sid. Yun yung mga importansya ng first aid. Yung maibigay mo siya sa tamang panahon, especially after mo ma-recognize na may mali sa pasyente mo. Doon ka lang magbabase sa kung anong mali sa pasyente mo eh. May mali ba sa paghinga niya, pagsasalita niya, o may mali ba sa katawan niya, may bleeding ba siya? So from there, ibigay mo yung tamang first aid niya. So halimbawa, nahirapang huminga. So ano bang mas magaang huminga sa kanya? Nakahiga? Of which I doubt, kung nakahiga, mas medyo ipit yung paghinga niya. Naka-live pa ako. Huwag ka naman tawagin pa. Itatagilid mo siya ng konti o iaangat mo siya ng konti para makabuelo ng konti yung paghinga niya. So, from there on, first aid na yon. Other first aid na pwede nating pag-usapan is yung mga pag meron tayong significant amount of bleeding, meron tayong traumatic injury, dyan papasok yung mga bleeding management natin, yung paglalagay ng pressure, yung paglalagay ng tourniquet, yung paglalagay ng mga benda. So yun yung pinaka essence ng first aid, yung maggawa kaagad. Huwag na nating antayin maubusan ng dugo, o huwag na nating antayin na habulin talaga yung paghinga niya. Bigyan na natin siya ng due comfort, ng due first aid para mas madali na siyang ayusin o i-transport ng ating mga rescue service o dagdagan ng advanced medical care o kung kailangan na siyang iswero, kailangan na siyang lagyan ng tubo, mas madali nang
ayusin yung pasyente. Pag sinabi kong madali, mataas yung chance of survival niya na mag-survive sa situation niya o sa condition niya, pag especially pag nakarating na siya sa definitive care o sa hospital. Saka kumbaga, may first step na yung tamang pag-iindurso dun sa darating ng mga responder. Meron ng hint, hindi lang hint, meron na talagang concrete na explanation, na observation and detection, recognize na pati yung step na ibibigay, yung intervention na ibibigay ng mga responder sa loob ng ambulansya is sapat na para, kumbaga, nadagdagan mo na yung chance ng taong mabuhay, no? Napakahalaga niyan, yung ikaw yung unang nagbigay ng contribution para ma-extend yung buhay, para mailigtas yung buhay ng tao na nasa bingit na kamatayan. Batingin ko lang yung ating ulit mga nakikinig, ano? Si Rico Altares, maraming salamat po sa pagpanood, pakikinig. Si RJ De Guzman Pamintuan, Santiago Guevara, nanonood din po. Siyempre, yung ating kasama si Tutri, si Canel, Christopher Labaw, nakikinig, o prepare ka na, may training tayo sa 18, 19, 20 kung matutuloy yan, ano? And then, si Ron Sakda na nagpapasalamat at binati daw. Siyempre, kailangan recognize yung ating mga responder dyan, lalo na yung mga nasa proof. Na alam mo, napakahirap din sa Lukban, Quezon, napakaraming vehicular accident dyan, at saka yung mga slope dyan, medyo nakakatakot din. Kailangan talaga na nakaantabay lahat sila at naka-ready yung ating mga responder. Dati sabi nga natin, lakas loob lang punan. Ngayon, hindi. Well-trained na yung mga tao dyan. May mga skills na malulupit at may mga equipment na naka-antabay ng maayos. So, good luck at ingat-ingat tayo dyan sa ating pagkilos, pag-response. Yung team ni Ron Sakdalan dyan sa Lukban, Quezon. At Nel, nasa safety si Nel Labaw ngayon na nagbabantay ng isang malaking kumpanya dyan sa area niya, no? So, ingat-ingat po tayo at safety first. Ayun, Sid, yung sinasabi mo tungkol sa, ano, sa first aid pa rin tayo, no? Actually, yung first aid na diniscuss ko kanina, pretty much na paliwanag ko na yung pinaka-essence ng first aid. Of which it's to put it into conclusion, yung first aid is abridged to the physician for the best care management na makukuha niya. Without that bridge, without that process, mahirap na itawid ang pasyente sa definitive care na tinatawag or advanced care na tinatawag. Mahirap na yung katawan niya mag-respond sa mga tinatawag na advanced life support or any procedure na may kinalaman na sa katulad ng post-cardiac arrest care. So matataas na level na yon. So pagpupunta tayo doon, medyo mas malawak na usapin yon. Ang importante ngayon, gusto kong siguraduhin na ang first aid natin ay maibigay at huwag ipagkait. Kasi yan yung magtatawid sa pasyente mo para mas mabigyan siya ng mas magandang chance mabuhay para maayos natin yung tinatawag natin emergency medical services or emergency response system. Yung sense yung lagi natin ina-highlight, no, during sa mga training na nakandak natin, no, na importante po na maalis yung ating standard na takot. Lahat po na tayo, meron tayong kinatatakutan, ano? Especially kung panibago ka dun sa pinapasok mong industry or pinapasok mong kagustuhan mo na maging makatulong sa kapwa. No? Sabi nga natin, kung gusto mong maging rescuer, maraming pamamaraan yan. Pwede kang magpaturo, magpamentor, pwede kang magbasa ng maraming libro, pwede kang mag-memorize yan, pwede ka rin manood sa mga video, no?
Pero ang pinaka-importante po rito yung attitude building. Yung skill po can be acquired in so many ways. Pero importante po rito na yung ating matututunan, yung ating malalaman ay base sa mga practice, best practice, yung mga na-experience na. Kami po, ang aming panuntunan po ay yung mga testimonial ng mga taong nakasurvive, kung paano sila nakasurvive, kung gaano kahirap pinagdaanan nila. At yan po ang napakahalaga nating ma-share, no? Lahat po tayo ay gustong tumulong, pero dapat po meron tayo karampatang kaalaman. So, Sid, itong stages of emergency, siguro dito muna natin i-cut yung ating episode patungkol sa ating EMS. At yung mga susunod po nating episode, yung susunod na immediately, yung episode na susunod, ay i-detalye na po natin itong mga stages na ito. So, Sid, mag-parting word ka muna bago tayo magpaalam, ay sabihin mo muna yung pinakamahalagang bagay na pwede mong sabihin. Listeners, the first responders o magiging first on the scene, huwag kayong matakot gawin yung tama at saka yung justifiable, kumbaga. Mas magandang may gawin ka kaysa wala kang ginawa. I mean, andito naman yung andito naman kami ni Sir Jerry, andito naman yung Sarov at ibang mga professional EMS na handang sumuporta, handang magbigay ng kaalaman pagdating sa emergency response. Kung mayroong mga clarifications, questions or request, nakahanda kaming mag-share ng aming mga sa abot ng aming makakaya para matulungan kayong maging komportable, if not, maging magaling pagdating sa emergency response. So, yan yung pinaka-advocacy, personal advocacy ko, advocacy ni Sir Jerry, at advocacy lahat ng mga taong gumagalaw sa emergency service. Na lahat tayo, from community to the rescue service, including the hospital, ay magtulong-tulong to improve the quality of life at saka protection of life pagdating sa larangan ng safety sa ating mga paligid at sa kabuuan ay yung tinatawag natin emergency medical service. So maraming salamat, magkita-kita tayo ulit. That's all for now. Thank you very much. Okay, sa akin naman po ay isa lang sabihin ko, habang dumadami po tayong natututo, dumadami ang taong maliligtas. Importante po na tayo ay desididong tumulong, committed. Lahat po ng magandang gawain ay walang isusukling masama. With that word, maraming salamat po sa panonood, pakikinig sa ating programa. Diyos Tiagmina, kada kayo amin apo. Wasalat, wasala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.